Ipakita ka dito sa kanaya. Good afternoon mga Marikoy. Alam mo, sana yun nga na kami. Nandito kami sa Aray at ni Jimmy Speaks ngayon, mga Marikoy. At ipapamili namin si Ronnie ba pangalan ng di? Si Ronnie at saka yung dalawang kids niya. Bali may nagpadalang, nagbigay ng total na 16,500. Ay, sorry. Yung 10,000 galing kay Ma'am Charity. Pinapagrocery niya yung 5,000 ng yung pagkain ng mga bata. Tapos yung 5,000 cash. And tapos may nagpadala ng si Ma'am Charity is tsaka yung husband niya, taga Arizona sila, USA. Tapos yung si Ma'am MT, ayaw niya magpapangalan ng Bruno, California. Nagpadala po siya ng 5,000 through Palawan. Ibibigay din natin ng cash yun kay Kuya Ronnie. Tapos 1,500 si Kabeli, pinapabili niya ng mga damit yung bata. Yung mga shorts, t-shirts. Kaya tamang-tama yung batang babae, need niya talaga ng mga shorts, nyorts. Oo nga, kasi... Ayan, maraming salamat nga pala sa mga nagpadala. Nagtataka sila kung bakit daw tinatakpan ko yung bata. Actually guys, yung bata... Talagang kailangan takpan kasi wala siyang ano, wala siyang pangibaba. Oo. Kaya tamang-tama 'yung padala ni Kabeli para sa damit. Maraming salamat po. Pwede naman siyang pinagpaalam naman namin kung pwede silang kuhanan ng camera. Pumayag naman si Kuya Ronnie. Kaya lang nung ini-edit na ni Daddy, napansin niya na wala pa lang sa lawal 'yung bata. Kaya 'yun nilagyan niya ng smiley. So dito tayo sa Arayat Supermercado. At mamimili tayo ng ano nila, mga dilata, milk yung pangunahin at saka biskuit para sa mga bata. Ayun. Actually, di pa nakukuha ni Mrs. yung pera, bunuhan na lang namin kasi di namin kabisado yung ano dito, padalahan dito sa Arayat. Yung 5,000 yung abunuhan natin kasi yung 10 pinadala niya sa bangko. Ah, oh, si Ma'am Charity. Oh, yung 10,000 nasa bangko. Okay. Okay, tara na. Tara na, yam-yam. Lika na. Supermercado. Dito na lang tayo mamili. Bigas na ibibigay natin kay Kuya Ronnie. Makakabili pa pala ako ng kulambu nila doon sa pera, doon sa 5,000. Ha? Oh, kumot. So, yan, dami oh. Bali, tatlong box na groceries po yung napamili natin. Plus, isang ano, 25 kilos na bigas. Saan tayo? Ito si Manuel yung Wally World Side.
Ay, kadaldal mo. Parang ano, bali, yung sa 5,000 na pag-groceries, parang may sumobra pa. Pwede pa natin ibili ng kahit isang kulambo lang kasi wala silang kulambo. Tsaka ibibili natin sila ng damit pa para dun sa mga bata. Mga kumot. Oo, kung ano, aabot pa yung sukli. Kasi yung 5,000 kailangan mabigay natin ng cash yun eh. Po mga Marikoy, yung groceries na pinamili natin, umabot siya ng 2,975.69. Tapos yung bigas, 25 kilos, 980. Naka-separate na bayad yon, hindi ako binigyan ng ano doon, ng resibo. Pero doon sa 1,000, ang sukli nila sa akin, 20 pesos. So, meron pa siyang 2,975 plus 980. So, 1,000 mahigit, tsaka few ano, pesos. Yun, bibili natin ng ano yon. Siguro, isang makakabili pa ng isang kulambu yun at tsaka kumot. Tapos, dun sa 1,500 na galing kay Chef AK Cabelli, bilan natin ng mga sando tsaka shorts, yung magkapatid. Ayun, baka maihatid na rin natin ngayon yan para hindi na siya ma-stuck sa bahay. Ayun, that's the cutest, cutest baby. Where's the car? So mga Mariko, tapos na tayong mamili. At nag-enjoy. Ang nag-enjoy sa pamimili si Liam, takbo ng takbo. Minsan nagkakasat pa. May higa sa ano. Masahig. Ang dumi-dumi. Nakapamili tayo ng groceries. Siyempre, yung basic needs nila dyan. Unang-una doon yung bigas. Tapos, kape. Yung 3-in-1 na yung binili namin, tas gatas ng mga bata na nakasashay na lang, at saka Milo, saka biscuit, tinapay. Ayun. Yung ano nila, yung sa groceries, may sumobrang mahigit 1,000, siguro mga 1,050 something. Yun yung ibinili namin ng ano, isang kumot na double, isang kulambo na double, dalawang unan, at saka isang, hindi siya banig eh, kasi wala akong mabiling banig, ano lang siya, yung pang ginagamit sa mga baby pag gumagapang. Ayun, may mga drawing na pambata. So, bali, 5,000 yun. Tapos, yung another 5,000, total of 10 yun, galing yun kay Ma'am Charity nga, ng Arizona. Tapos, may nagpadala ng 5,000 sa Cebuana. Galing naman kay Ma'am MT naman yon from Bruno, California. Pinadala niya yon sa Palawan. Since hindi pa namin nakukuha, inabunuhan na muna namin ng 5,000. Bali, ano yon? Cash ibibigay. So, total of 10,000 yung cash niya. Ngayon, si Cabelli, si Chef A, yung isang mabuting kaibigan nating vlogger, taga Pampanga, nagbigay siya ng 1,500, ibili ko daw ng mga damit ng mga bata. Yun, nabili ko ng mga shorts, sando, panjama, mga panty, tsaka ilang brief yung magkapatid. Tapos siguro, ma-suggest natin kay Kuya Ronnie, since magkakaroon siya ng pera, at
Siyempre, hindi naman laging may ganun. Siguro, yun na lang muna. Siguro, hihigaan nila. Bili siya ng plywood para may ipatong niya doon sa kahoy. Kasi nakita nyo naman, parang pinagtistisan ng mga troso yung ano nila eh. Yung hinihiga nila, tapos kitang-kita mo yung lupa sa ilalim. Siguro ganun na lang, ma-suggest natin sa kanya, tapos ilatag nila yung ano, yung parang pinakabanig ng mga bata. Kasi nga, ang hindi convenient na ano, natutulog ka dun, diba? Tayo nga, nung mga Marikoy, nung namimigay tayo ng ayuda sa farm, inilapit nga yung mag-ama na yun. Sinabi nila na iniwan sila ng nanay, at saka natutulog na lang sa... Hindi ma-describe nung nagsabi kung ano yung tulugan. So, yung in-assume namin na may bahay sila. Tapos, yung higaan nila, ano lang, yung karton or sahig. As in, wala talaga. At akala namin wala talagang totally na nanay. Pero hindi ko na-imagine na ganun talaga yung tinitirahan nila. As in, daig pa yung sa, ano, sa mga squatter. Kasi sa squatter, may ano pa naman eh. Yung sa squatter nga may hindi naman sa minamalit natin yung sa squatter ah, pero kasi natira din naman ako sa tundo at may mga dinadaanan-daanan kami doon na ano, squatters area na ano eh, maayos naman din yung ano nila, yung tirahan nila. Yung kay Kuya Ronnie talagang nakakaawa talaga. Siguro wala lang sigurong magawa yung tao dahil nga ngayon, yun nga pa extra lang siya. Siguro minsan meron, minsan wala. At saka kahirap na iwanan niya yung mga anak niya na maliliit pa na gano'n. Lalo na may anak siyang babae. Siguro, may 5 years old lang yung ata. Parang kasi laki lang ni Liam. So, ang mahirap talaga yung sitwasyon niya. Kaya minsan daw pag umi-extra siya, iniiwan niya, pinakikiiwan niya doon sa isang teacher nung panganay niya, si Ma'am Bethel. Ayun, at eto na si Daddy. Nakapag-withdraw na siya ng 5K. Oh. At ano, daan muna tayo ng farm? Okay guys, nandito na tayo sa mag-ama. Ibigay na natin yung groceries nila. Tsaka bigas, tsaka yung cash. Ayan na. Alin? Asan yung bag mo? Oh. Yeah. Pinapatid mo sa init, 'di? Oh, tenamo, tumatakbo sila, oh. Nakagiti 'yung batang babae, oh. Oh. Asan kaya 'yung tatay nila? Tenamo, mga Marikoy, oh. Saan kaya galing 'tong mga bata, oh? Hindi, wala 'yung tatay nila. Wala 'yung tatay nila. Ah, asa 'yung papa niya, wala? Saan? Anong oras uuwi? Ah, mamaya babalik kami, sabihin mo na. Na. Andiyan na? Oo, mayroon lang kinuha. Ah, baba tayo. Yamalika. Halika, baba tayo. Yan, nandito na kami kay Kuya Ronnie. Doon sa mag-aama at i-deliver na natin sa kanila yung pinamili natin na groceries tsaka konting cash. Oh. Ayun si Kuya, oh, nagsi-cellphone. May cellphone si Kuya, naglalaro. Oh. Kumain ka na? Ayun si Liam, oh. Ito si Liam! Ano pangalan mo? Roslyn? O, tag mo si Ate Roslyn. Ilan taon ka na, Roslyn? Ilan taon ka na, be? Ha? Ilan taon ka na, be? Ha? Abe, ilang taon ka na? Uwi si tatay nyo mula kanina? Ha? Hindi pa? Ha? Kumain na ba kayo? Ha? Hindi pa? Eh, yung kape nyo tsaka yung mga sardinas na nakain na ninyo? Ha? Nakain na ninyo? Ha, kuya? Kuya, anong pangalan mo? Ha, kuya? Ito yung lutoan nila, ano eh. Ganyan din po sa kanya? Ganyan mas...
Sa kanya niya yung laman na yung tuknangan dana, kuya. Nakakalunos lang. Ayun, karton nga mo. Hali, ini pagkiran din makakain ko eh, oh. Kasi ano, yung slab na makain ako. Oo. O kaya... Yan nila sa fin yan. Kasakiting... Ayan po mga mari ko, oh. Ganyan yung tirahan nila. Ay, magkapatid, nalilibang naman sa cellphone, oh. Oo. Buti may cellphone sila. Pinanin niya na po yan. Ayan po yung hiniling niya sa papa niya. Pinakatawa ko po yung papa niya sa poultry. Buti nakabili, no? Hiniling niya naman po yung motor. Sabi ng papa niya. Tumutok po naman eh. Sabi po ng papa niya. Baka magpapera ulit sila. Itig ka 10,000. Na nga mga Mars, nandito na tayo sa bahay nila Kuya Ronnie, wala pa siya. Pero yung dalawang anak niya nandito eh. Sino nagsasaing? Marunong ka magsaing? Si papa mo lang. Anong ulam niluluto mo? Kahit ano, kaya mo. Eh pagluto ng noodles, ikaw nagluluto. Init ng tubig. Saing. Itlog, ganon. Paritong itlog, nilagang itlog. Kadami nung bigas nyo, ne. Si nagbigay? Si Ma'am Betel, nagpunta na dito, ne. Pumapasok ka pa. Buti naman. O, padilim na wala pa si Kuya Ronnie. Iyan yung kanilang tirahan. Yung mga bata mukhang di pa nila ramdam yung ano eh. Hirap ng buhay kasi hindi naman sila pinababayaan ng tatay nila sa pagkain. Nagtatrabaho nga siya kanina daw eh. Ito yung lutuan nila. Itong bahay na to bakante eh. Kaya lang ginawang bodega daw ng may gumamit ginawang bodega. Kaya wala nakatira. Si Liam kadaldal, oh. Dito ka? Asan ka? Ito yung ano nila, oh, bahay nila. Makapasibi lang. Ano yung bahay nila? May mga ganyan din yung mga timba namin sa bahay. Gib ng tubig siguro. Ginagawa nilang panghugas ng plato pa sa akin. Oy, may solar pala kayo, no? De maliwanag dito sa gabi. No, may solar sila, oh. May solar light. Yung mga bata. Buti may cellphone yung mga bata, nakakapaglaro.